traumatized pa rin siya. Magiging kanlungan niya ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Nagsasanay siya ngayon ng divine illumination. Wala bang kapanahunan ang kaguluhan ng tao sa ibabaw ng lupa? At hindi ba ang kanyang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan na nagpapaupa? Na gaya ng alipin na ninanasang mainam ang lilim at gaya na nagpapaupa na tumitingin sa kanyang mga kaupahan. Gayon ako, pinapagdaan ng buwan na walang kabuluhan at mga gabing nakakainip ang itinakda sa akin. Dahlia! Ipagpatuloy mo na lang bukas yung pagbabasa mo. Marami ng pinagdaanan ng batang ito. Maswerte siyang nakaalis siya roon ng buhay. Sa balitang ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Golden Path Movement. Unti-unting lumalaki ang kulto nito at nabalita na nakatira sa compound ang daan-daang mga deboto nito. Nagmula ang leader nila sa silangang Europa at tinatawag niya ang kanyang sarili na Ragana. Si Ragana, siya ang totoo naming leader. Isa siyang makapangyarihang Diyos. Sa salitang Lituanian, ang Ragas Minuliu o Sungay ng Buwan ang naglalarawan sa relasyon ng aming Diyos sa buwan. Ayon sa ulat, tumakas si Ragana sa Baltic region upang makaalis sa pag-uusig patungkol sa relihiyon. Nag-aaral kami ng tinatawag na Elemental Paganism. Nararamdaman naming nawawala na ang koneksyon ng mga tao sa ating inang kalikasan. Pinaniniwalaan ng mga disipulo ni Ragana na isa siyang makapangyarihang mangkukulam na isang reinkarnasyon ng isang ancient Baltic goddess ng kamatayan at pagkabuhay. Sabi ng lokal na pamahalaan na uobserbahan nila ang Golden Path Compound. May seremonya na naman bukas. Natatakot ako. Matulog ka na lang, Maria. Kailangan na nating magpahinga. Alam mo namang hindi tayo makakatulog ng 3 araw kapag nagsimula ng ritual. Pero paano kung mapili kayong dalawa? E di mag-isa na lang ako. Huwag kang mag-alala, Maria. Hindi tayo magkakahiwalay. Sisigraduhin ko yan. Kahit anong mangyari, hahanapin ko kayo pareho. Pangako.
Naging ganap ng dalaga ang Golden Path Child. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nahahanap ang kanyang mga nawawalang kapatid. Puno ng pigati ang kanyang puso. Sinabi niya sa kanya sarili na kapag nalaman niya ang katotohanan, kahit sa kamatayan, malaya na siya. Halika, halika anak. Sumama ka sa kaalaman ng kadiliman. Masyado ka nang kinulong sa mga sikreto ng liwanag. Halika, lumapit ka sa akin. Impyerno, lugar na to para sa akin. Dinidemonyo yung mga tao, pati utak ko na dinidemonyo na dahil sa kanila. Eto na! Nandito na sila! Yeah! Oh, pasensya na. Sorry, late kami ah. Nagkaroon na naman ng atake yung mga religious extremists. Kinailangan pang umikot. Halina kayo. Kumuha na kayo ng pagkain nyo dito. Cheers! Okay ka na dyan, Dalia? Okay na lahat dyan. Pwede bang makahingin ng tinapay? Ang sarap ng tinapay! Oo naman, kuha ka lang. Cheers! Hindi ako inumin! Isang plat dito dyan. Salamat dito. Walang anuman. Hindi nyo na kailangan maging magalang sa akin, guys. Ayos to. Ano? Okay na ba lahat? Akin na lang itong natira. Pakabusog kayo. Kahit ganito dito, masarap dito. Cheers! Ah, halika na! Inom pa tayo! Cheers! Oh, ikaw! Nga pala, salamat sa tulong mo ngayong araw, Dalia. Ang hirap nang makahanap ng matinong tao ngayon. Lahat makasarili na. Wala nang pakialam sa iba. Walang problema, masaya akong tumulong. Kailangan tayo ng mga taong ito. Inilagay ako rito ng Catholic Services pagkaalis ko sa ampunan. Catholic Services? Kalokohan yan. Kaya nga, mabuti nga nakaalis na ako doon. Sinubukan pa nila akong paaktuhin na kagaya nila, pero hindi ko magawa kasi ako to. Oo, isa kang anghel, Dalia. Hindi ako sigurado dyan, Johnny. Teka! Iwan mo na yan. Ako na bahala dyan. Pwede ka na umuwi. Sigurado ka? Oo, ako nang bahala. Sige, kita na lang tayo sa susunod na linggo. Sige. Ah, salamat. Rito. Sige. Dalia. Mag-iingat ka.
Pinahirapan nila tayo sa kanilang kasakiman at pagkaganid. Magkakalaban lahat ng mga simbahan sa buong mundo. At maraming inosenteng namatay. Natutuyo na ang mundo. At magkakaroon pa ng maraming gera. Malapit na ang katapusan. Kailangan nating bumalik sa kalikasan. Babangon tayo at magahari sa mundo. Darating ang mga tagapagligtas. Hail! 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 Sa panahon na kailangan na sila upang maabot ang dakilang layunin. Woo! Woo! All hail! Hail! Woo! Woo! Alam mo, ang batas, walang lalaking kakausap ng direkta sa banal na ina. Nilalabag mo ang batas ko. Pero kailangan nating gawin ang ating makakaya upang mabuhay. Dali na, simula na ang paghahanda para sa susunod na seremonya. Sleepwalk, children, into the valley of death. I scareth thee with dreams, and terrify thee with visions. Oh! Okay ka lang? Bibigyan ako ng lakas ng path. Maging matapang kayo. Gagabayan ko kayo papuntang Golden Path at sa walang hanggan. Hindi! Wag! Wag! Pamamagitan ng maiingay na tugtog, magulong live show at pagiging kriminal na ipalaganap ng Sorat ang kanilang mensahe ng takot at galit sa buong mundo. Sentro ng kontrobersya ang kanilang lead singer na si Molo na sinasabing pinaka-aayawang tao sa Europa. Nakulong si Molo sa kasong church arson at torture. Ito na ang pangalawang pagkakakulong niya dahil sa pagiging violente niya. Pinalaya siya sa kanyang bansa dahil sa mga death threats. Naglakbay ako sa isang tagong gubat upang makausap ang sinasabing pinakamasamang taong nabubuhay. Nakatayo ako ngayon sa labas ng tagong bahay ni Molok, sa gitna ng gubat. Kami ang unang reporter na nagpunta rito. Ikinagagalak ko na makausap siya, ngunit sa kabilang banda, medyo kinakaban ako. Ang lahat ng aral sa Kristyanismo ay purong kasinungalingan lamang. Kaya't kailangang sirain ang lahat ng simbolo nito. Layunin namin na mapalaganap ang salita ni Satanas. Nagpapalaganap ng takot. At ginagamit ko ito upang maparating ang aking mga mensahe.
Tom, anak ng Piper. Nagnakaw ng baboy at tumakas. Kinain niya ang baboy. Pagod na si Tom. Biglang humiyaw si Tom sa kalsada. Si Tom ay isang tomb, ang diyos ng paglubog ng araw. Ang baboy ang evening sacrifice. At sinasabi ng ilan na si Hathor ito, ang babae ng kanluran. Hindi mag-isa ang bersikulong ito, kundi isang parte ng isang nakalimutang epiko. Ngunit sakto lang ang laman nito para maging mag-isa. Paano ireresolba ang misteryo ng baboy? Sino ang kumain nito? Isang karangalang mapili ang magbahagi ng pagmamahal ng Diyos. Magkakasama tayong bubuo ng sundalo ng magagandang dilag. Banal na ina! Dahlia, iha. Bakit po, auntie? Malapit na ang oras ng pagiging chosen one mo. Opo, auntie. Tungkulin po yan ang lahat ng dalaga. Pero hindi talaga totoo kung ano ang nalalaman natin. May masamang nangyayari sa mga babaeng kinukuha dito. Kailangan mong tumakas mamayang gabi. Nagsisinungaling ka! Hindi ko iiwan ang lugar na to. Ito ang tahanan natin. Hindi ko iiwan ang mga kapatid ko. Nadumihan na ng kawalang katarungan ng mga disipulo. Ngunit ang nananatiling puro ang esensya ng Golden Path. Nananatili tayo sa mundo ng mortal para sakupin ito. May kayamanan sa loob ng kasalanan. Nabibili ng kasiraan ang pagiging banal. Yeah.
Bakit mo ba ako sinusundan? Yung tattoo mo sa kamay. Isa ka sa mga babaeng yun, di ba? Naalala ko nung nakita ko yun dati sa balita. Sobrang lala ng operasyon na naganap. Tara! Dali! 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 Bitawan niyo ako! Dali! Dali! Ihanda ang mga baril! Mga anak ko! Bakit tinatakasan niyo ako? Malarado na hindi! Bilis! Takbo! Halika kayo rito, mga bata! Hindi! Dahlia! Hanapin ko kayo! Dahlia! Bilisan nyo! Itigil ang pagputok! May mga bata sa loob! Tara na! Dali! Dali! Dito! Papasok sa building! Ano to? Ilabas niyo ang mga bata! Dahan-dahan lang! Ipapagawad ka po namin. Hindi na. Mag-drive ka lang. Ito ang tadhana ko. Umaasa akong aalagaan siya mabuti. Ituturo namin sa kanya ang daan patungo sa Diyos. Matututo siya magsalita na gaya namin. Magiging ligtas siya sa Panginoong Hesukristo. Hindi mo pa din malimutan yung nangyari. Nangako ako sa mga kapatid ko na hindi ko sila iiwan. Kaya kailangan ko malaman kung anong nangyari sa kanila. Bakit hindi ka na lang pumunta sa mga pulis? Ayoko. Papalalain lang nilang sitwasyon. Wala akong tiwala sa kanila at saka iniisip nila na baliw ako. E di anong balak mong gawin? Kailangan kong hanapin si Moloch. May alam siya. Ah, huwag mo mamasamain to ha. Mahilig ako sa black metal. Pero nakakatakot siya. Kailangan natin pumunta doon. Alam kong gusto mong pumunta, pero hindi yun ganun kadali. Aalis ako na maaga. Sige. Sasamahan kita doon. Doon ka na lang matulog.
ayos ka lang? Palagi na lang akong binabangungot ng Golden Path. Hindi lang sa mga panaginip ko. Tatlo hanggang apat na oras ang paglalakbay mo sa loob ng gubat. Magpahinga muna tayo ngayong gabi at saka tumuloy pag umaga na. Hindi. Kailangan ko mahanap si Molok. Kailangan ko malaman na nangyari sa mga kapatid ko. Nasa panganib sila. Pero magagabi na. Ibig ko sabihin, paano natin makikita ang daan natin? Ang sabi ko, kailangan natin magpatuloy. Okay. Akala ko ba alam mong daan? Nasa peligro sila. Gaano pa ba tayo kalayo? Bakit ba dito siya nakatira? Dahil may malalim na koneksyon ng black metal sa kalikasan. Yung tulad ng mga nakikita natin. Gubat, bundok, niebe, iba't ibang bagyo. Lumaki si Molok sa liblib na lugar. Hindi niya kailangan ng mga kasama. Hindi siya nagkaroon at sa tingin ko, ganyan na talaga siya.
Ang ganda ng araw ngayon, di ba? Inaasahan ko na kayo. Paano mo nalaman pupunta kami? Sinabi sa akin ng uwak. Sinabi sa akin ng mga label guy na may isang matapang na black metal fan ang sasamahan ng isang matapang na babae dito. Sinabi rin nila sa akin na interesado ka sa kwento ng buhay ko. Tama ba? Matagal na kitang gusto makilala. Ako si Sam. Masaya akong makilala ka, Binibini. Hindi ako madalas na makakita ng isang magandang dilag sa kagubatan. Kawawa ka naman. Naramdaman ko ang sakit ng nakaraan mo. Kailangan mo ng magbagong buhay. Pumasok kayo. Sige na, maupo kayo. Gusto niyo ba ng wine? Sige. Para makontrol mo ang isang bagay, dapat alam mo ang gamit mo. Kilala ng Magic Cup ang isang mahikero. Puno ang basong ito ng pait, alkohol, at pagkalasing. Pag-iisip ang dugo ng utak. Dapat ialay bilang sakripisyo ang mga iniisip. Ang mga simple ang may kakayahan sa espada. Talagang mapanira ang sandatang ito. Hinahati nito si Satanas laban kay Satanas. Pakiusap, kailangan kong malaman kung ano nangyari sa mga kapatid ko. Sabihin mo sa akin kung bakit sila kinuha ng mga kukulam na yon. Balik tayo sa simula at subukan nating sagutin ang bugtong ng nawawalang tupa. Sunugin ang lahat ng simbolo ng Kristyanismo ang aming layunin. Gumaganti kami sa mga hukbong Kristyano na umaatake sa amin ilang libong taon na ang nakaraan. Pinatay nila ang aming mga tao at sinira ang aming mga banal na paraan. Sa kasamaang palad, ako ay nakulong. Pareho silang miyembro ng Golden Path.
Nakasuhan sila ng pagpatay, drug trafficking at prostitution. Masyado silang magsalita. Gumagamit din sila ng meth. Hindi nila kayang tumahimik. Sinabi nila ang kwento ng Golden Path at ang nakatakas sa raid kasama ni Ragana. Kasama ang mga kapatid mo sa grupo na yon. Hindi katapusan ang aking pagkamatay, kundi isang panibagong simula. Pagkamatay niya, bumalik sa Europa ang mga natirang miyembro ng kulto. Naniniwala ang mga disipulo na balang araw ay mabubuhay na magmuli si Ragana. At isang apokalipse ang maghuhudyat ng kanyang pagbabalik.
ng tupa ang ilipat nila ang mga babae. Nakikipag-trade ang Golden Path sa lihim at nabubuhay lamang sa dilim. Pero habang nagre-ritual, nakatakas sila. Sa wakas, malaya na sila. Ngunit nagiging ganap na malaya ba ang isang preso? Napuno ng paghihiganti ang kanilang mga isip. Naparami ka ba sa alak? Oo. Lalabas na ako saglit. Sige, magpahinga ka muna. Maupo ka. Gusto mo pa bang marinig ang nangyari sa mga kapatid mo? May nalalaman pa kung hindi ko sinasabi. Alam ng Golden Path na wala talagang nakakatakas sa kanila. Pumunta si Maria sa Germany. Nagbigay ginhawa sa kanya ang kalayaan. Kung paano maghigante sa mga nanghuli sa kanya dati ang tanging nasa isip niya. Natakasan niyo ako. Hahanapin ko kayo. Pangako yan. Nang kamaunti na ang mga bagong recruit ng Golden Path, nanguha na lang ito ng mga babae sa kalsada. Nakakita ka ba ng lalaking matangkad na kakaiba itsura? Hindi ko lang sigurado. Tingnan mo yung lumang pabrika. Sana mahanap mo. Matagal nang sangkot ang Golden Path sa pagbabenta ng mga kababaihan. Thank you.
Darling, nasaan ang pera? Ibigay nyo na. Bilisan nyo. Balik na kayo sa trabaho. Alam ko nasa panganib siya. Hindi ko siya natulungan. Oras na para maging kaisa ng kalikasan. Hindi ko siya natulungan. Hindi ko natupad. Ang pangako ko sa kanila. Halika na. Nabigo ako.
Sino kayo? Ikaw dapat ang magtanong niyan sa sarili mo, Sam. Sino ka? Teka, ano ibig mong sabihin? Hindi ka makakatago sa katotohanan, Sam. Yang galit mo sa sarili ang totoong ikaw. Nasa si Sam. Nahanap na niya ang ninanais niya. Hindi ako makapaniwala ang pinabayaan ko sila. Nangako akong aalagaan ko sila. Hindi mo kasalanan yon. Wala kang magagawa. Halika. Payapa na siya ngayon. Ulitin mo ang sasabihin ko. Hindi ko kasalanan to. Hindi ko kasalanan ito. May pag-asa pa. Ang isa mo pang kapatid, nagpakita siya ng tapang ng isang lider. Buhay pa siya. Isa na siyang makapangyarihang babae. Si Laima. Buhay si Laima. Oo. Ayaw sa kanya na makakasama ko. Dahil siya ang dahilan kung bakit sila nahuli. Matalinong babae. Pumunta si Laima sa Lithuania, ang huling bansang nag-convert sa Kristyanismo. Malakas pa rin ang paganismo dito. Sa lugar na yon, ipinanganak si Ragana. Aktibo ang Golden Path doon. Nagtayo sila ng mga underground club kung saan nila tinatago mga babae. Alam ni Laima ang kailangan niyang gawin. Maghanap ng nagtatrabaho sa club para makapasok siya sa loob. Anong kailangan mo sa akin? Kailangan kong pumasok sa club. Babayaran kita ng malaki mamaya. Sige kaibigan, ipapasok kita. Basta huwag ka lang magsisimula ng gulo. Masyadong delikado ang mga tao rito. Huwag ka mag-alala. Sanay na ako sa mga uri nila. Handa ka na ba? Oo. Sige, bababa na tayo. Kailangan ko pang malaman ang tungkol sa boss mo. Kung saan siya nakatira at kung saan siya kumukuha ng babae. Babayaran mo ako para makaalis ako rito at tutulungan kita, okay? Sisiguraduhin kong mababayaran kita ng maayos. Sundan mo lang ako at huwag ka magsisimula ng gulo. Hindi ka makakaalis ng buhay kapag nangyari yon. Thank you.
Bagong blunt recruit, makinig ka. Dapat mong gawin ang mga pinapagawa sa'yo, malinaw ba? Opo, sir. Kitang-kita naman po kung sino ang boss dito. Rugaru, ihanda mo na ang mga babae para sa ritual. Makipag-usap ka na sa mga kliyente. Apa, boss. Inis! Hindi ko nahabol. Naghahanap ang Golden Path ng mga babaeng pure blood. Hindi pa sila nadudumihan ng Kristyanismo kaya't sinusunod pa din nila ang paganismo. Pag ang batang ina, ginagamit sila sa ritual dahil mas malakas sila doon. Kamusta? Hmm. Kumuha na tayo mula sa tupa. Tama-tama para sa ritual. Paano yung anak niya? Hintayin muna natin ang pagan offering. Iwanan ang anak at dalhin siya sa club. Kukunin ko na siya ngayon. Saan siya nagpunta? Perpunamu su, Yesus.
daan sila pumunta. Doon banda. Papasok sa gubat. Oh. Parang alam ko na kung saan siya pupunta. Labas dyan, Tupa. Papatayin nila tayo kung susubukan natin siyang tulungan. Tumawag tayo ng pulis. Sige. Pulis, magre-report ako ng kidnapping. Dali, dali, dali! Nahuli na ang mga kriminal. Ligtas na ang biktima. Ligtas ka na ngayon. Heto, kunin mo ang pera at tumakas ka na. Naisalba natin ang nanay. Mas importante yun kaysa sa pera. Ligtas na kami. Nakapagiganti na siya. Hindi na kami mga tupa. Parte yun ng plano. Upang makumpleto ang iyong muling pagkabuhay, kinakailangang sirain ang lahat ng dati mong pagkatao. Bilang paglilinis, kailangang hubarin ang damit at ialay ang katawan sa banal na hangin. Para malinis ang aking nakaraan sa hangin ng kamatayan pagbabago. Humayo ka, anak. Humayo ka. Lumayo ka sa kanya. Huli na. Nasa kanya na ang kaalaman. Kaalaman ang kapangyarihan. Malapit na ang pagbabago. Ayos ka lang? Oo. Pero patay na si Maria. Nakapagiganti na si Laima. Nakalaya ang babae at kasama niyang anak niya. Malaya na tayo. Hindi na nila tayo mahahawakan pa. Ah!
Wag! Sam! Parating na siya. Nasaan ka na, Sam? Pumayo kayo papunta sa lambak ng kamatayan. Nasa sa inyo ako sa mga panaginip at pangitain. Sam! Ikaw na ngayon ang banal na ina. Anong ibig mong sabihin? Tinulungan mo ako ng isang beses, pero nahuli ka na. Okay ka lang? Bibigyan ako ng lakas ng daan. Bibigyan ako ng lakas ng daan. Mahina ang katawan, ngunit malakas ang kaluluwa. Hindi mamamatay, sira ka na. Nasa loob mo na siya. At mabubuhay pa rin siya kahit wala ka na.